ganda na ng panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito isa pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Buico at ito ang Mag-agree na tayo. Ngayong araw, kasama ko po si Engineer Rosendoso, ang chairman ng Sinag o Samahan ng Industriya ng Agrikultura, at ang ating dalubhasang doktor, si Doc Sosie De Leon. Hello po! Hi! Magandang araw sa inyo, mga viewers! Magandang araw! Ayan! Kasi ando ano yung suot mo? Ah, kilala ko yan! Atin to, Kit Pinoy! Bakit? Anong kinupa niya? Dahil dapat yung mga produkto lang natin ng mga farmers ang gamitin, Sendo? Sa damit mo yan? Dapat supportahan ang local produce pa rin, yeah. Di ba? Kasi nagko-concentrate sila sa baboy, yun ang issue na palagi nilang ilano eh. Nilalabas eh. Sa akin lang maski anong protein source dito sa local naman pwede naman, di ba? Huwag natin masyadong pansinin kung tumaas na yung isang produkto dahil kumonti talaga, alam naman natin. Yun ang sa tingin ko eh, kung ayaw nila kumain doon, pwede naman kumain ng ibang protein source, di ba? So yun ang sigurong kailangan gawin na lang. Opo. Pwede naman tayo mag-introduce ng mga alternative. Katulad nga ng ginagawa ng show natin. Ang dami na natin pinakilala ng mga pwedeng ilutong putahe sa kalabaw, sa baka, meron pa tayong tupa, meron pa tayong kambing, may rabbit. Nag-cooking show nga tayo ng rabbit dito eh. Diba? So, pansamantala, habang wala muna ang pork, kumain tayo na iba pang mga pwedeng kainin. Marami itlog. Na mga purpose protein. May itlog din, yan. Oh. Lalo na itlog. At yung pugo ka, Sendo, di ba? Yeah. Kaya huwag tayo mag-alala na itong protein source na iba, mawawala or kulang, mag-shift lang tayo sa protein source. Oh. Alam mo, matatalino mga consumer natin, mga kababayan natin Pilipino, kung saan mura ang isang produkto na protein source, doon naman lumilipat eh. Hindi lang naman baboy lang. Kaya pag alam nilang tumaas yung baboy, lipat sila sa kabila. At itatagdag ko lang, meron ba tayong batas na kapag bumababa ang presyo ng halimbawa ng kamatis, ng talong, na nalulugi yung mga farmer natin ng kamatis, talong, sibuyas, at kung ano-ano, meron bang batas na dapat ay itaas ang presyo? Kasi ang nangyayari, kapag tumataas ang isang bagay, ang nangyayari, ay pinitwis ang presyo. Yes, Doc. Pero parang wala siya. Ang tanong, meron. Oo, meron magalot. To protect local farmers. Wala tayong, kasi ang concern ng most of the government, hindi lang naman itong administration. Ang concern nila is yung high price. Si Juan de la Cruz magalit. Bakit ito ang taas na? Yun ang concern nila. Pero ang isang bagay, ang masasabi ko lang, kung konti talagang tataas eh. Wala tayong magawa, no? Kasi, I mean, yung population talaga, almost 45% na ang nadipap or wala rito sa ating bansa, dun sa ito, talking about pork, no? Yung solusyon na importation, second na solusyon eh. Pero ang mas gusto ko pa rin or mas maganda sana ang promote ng government is may pato naman, may itlog naman,
no? May other source naman na baka or kambing, tupa, yun ang i-promote na lang. Para at least, alam naman natin, ano eh, yung lalo na itong Department of Agriculture is dapat din mag-concentrate sa agriculture. Kasi kung import, maski naman hindi Department of Agriculture, marunong mag-import eh. So, dapat talaga isa yung concentrate siguro is livelihood para sa ating mga kababayan. Idadagdag ko lang dyan, Zelda, no? Ang concentration din ating gobyerno, sa totoo lang, hindi mo natin masisisi, gusto nila mababa ang presyo, pero supply and demand eh. Kaya ang tama yun na tama ka na siguro supportahan ng ating Pangulo at ng ating Secretary ng Agriculture, yung mga livelihood project. Kaya katulad nito, mag-rabi tayo, kukunting pigs lang yan, pwede damo dyan. Pwede naman tayo mag-free-range chicken na mas healthy yun, yung free-range na nakakawala lang. Magkaroon ng ayuda doon sa mga tamang genetics ng mga free-range chicken. Meron naman pwede mushroom production. Marami. At na magiging kayang-kaya ng mga backyard farmers. Kukumpira dito sa masyadong intensive farming na ginagawa sa pagbababoy. Yes, oo. Kagaya yung kagaya yung rabbit, for example, isang rabbit magkano lang, no? Yung makakabili sila ng less than 1,000 pesos. Pero in return sa isang taon compare yan, sabi mo 2,000 investment. Pero yung return makakaanak yun ng mga 20 heads, 25 heads. So mabilis din ang ikot, di ba? So yun, sa tingin ko lang, you know, huwag tayong mag-concentrate sa isang produkto. Dapat may alternative tayo para at least gumanda ang ating mga local industry. Opo, para mabuhay din po talaga yung mga katulad natong sa rabbit na nag-bloom pa lang na industriya. Kasi yung iba po nali-left out talaga, walang support. Lahat napunta sa... Nag-focus kasi sa isa eh. Parang ganun yung nangyari, Placento. Ito yung mainit. Talking of support, Dr. Sosie, may support na ba yung rabbit? Wala po. New workout. In fairness naman, Placento, sana magkaroon nga tagtulad sa atin ng federasyon. At the same time, ngayon kasi nag-workout naman dahil kausap natin ang Bureau of Animal Industry at saka ang quarantine about the importation ng tamang genetics. Mabalik naman ako, Amy. Itong pandemic topic yata tayo ngayon naiba. Naiba. Bigyan natin daan itong prutas na ito. Sabi nga nila, ito tinatawag na super fruit. Yan. Super fruit. Super fruit. Ang dami palang health benefits na ito, Dr. Sosie. Mamaya, tatalakayin natin yan. Hindi lang maganda sa iyong kaloob-looban, pati po sa iyong external, yung mga skin. Ay, gaganda din yan. Tapos, pang-cure din daw sa cancer. Marami pa. And may mga byproducts na rin pala ito. Kala ko kinakain lang to as fruit eh. Pero marami pala ito mga byproducts. No? So mamaya po pag-uusapan natin kung paano yung tamang proseso. And Placento, cactus pala to? Kala ko dragon eh. Di ba? Dragon, yung dragon heart. Dragon heart. Ganun kasi yung itsura. So, ayan, nabanggit ko na yun. Dragon fruits. Pag-uusapan natin ngayong araw, Dok Sosie, dragon fruit. Dragon fruit. At saka, pwedeng tanong natin, bakit ba tinawag na dragon fruit yan? Oo ka eh. Oo ka, no? Pero parang nakita ko na yung sagot eh, kasi sabi ni Placento, dragon heart eh. Pero totoo, parang dragon heart nga. Pero mamaya po, pag-uusapin natin yan at meron tayong mga kasama na eksperto po pagdating sa pagtatanim at pag-aalaga ng dragon fruit. Yan po sa aming pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.
Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Kasendo, meron po tayong mga kasama ngayong araw. Yeah, kasama natin si Manong Teki. Ito, ito ano eh, yung lugar niya na dragon fruits na puntahan ko, ma-amaze ka talagang ang luwam, no? Pagkabi yan, may ilaw pa. Bakit may ilaw yan? And ano yan, nagra-rabbit din yan, kagaya natin, Dr. Saucy. Ah, okay, okay. Pero ang wala tayo, mas matindi siya kasi may ostrich siya. Ostrich? Oo. Oh. tayo. Kaya natin siya sa ostrich. Intervene din natin balang araw. Yeah, yun ang dream natin, di ba? Yan. Sir Teddy Nuez. Sir Teddy Nuez po, tama? Nuez. Yes, ma'am. Hello, sir. Good morning po. Good morning din po. Sir, nabanggit na ni Casendo yung dragon fruit mo ay maluwang at may pailaw. Bakit po kailangan may pailaw? Yung pailaw, ito yung technology na ginagamit namin sa mga dragon fruit growers kapag off-season siya. Kasi ang regular season natin dyan is para dito sa Luzon area is June hanggang October. Yan ang season ng dragon fruits. So, by November up to May, off-season na ang tawag natin dyan. So, para makapag-produce tayo ng fruits sa off-season, ginagamitan natin ng lighting technology. Actually, ito natutunan dun sa Vietnam. Technology ng Vietnam ito. So, pinapailaw namin sa gabi ng 4 to 5 hours para ma-stimulate yung pag-flower niya. Pero ang quantity, hindi kasing dami ng normal na bunga. So Manong Teddy, ano, parang sinasabi mo dun sa dragon fruits, eh, ano, umaga pa, parang umaba pa yung ano, length ng light. So bakit kasi, kailangan natin mag-ilaw? Kasi kung sento, yung month of November up, medyo shorter ang daytime natin, longer ang nighttime. So, yun ang parang kulang sa daytime yung dragon fruit. Kaya off-season sila. Opo. Oh. Kaya kasi yung starting by May, medyo kahit na diba 7 o'clock, medyo may liwanag pa. So, ito ang umpisa ng season nila, June to October. Yes, ilang watts ang ginagamit mo at saka ano ang distance? Kasi nakakita na ako ng dragon fruit, yung layo eh. Ano ang distance ng isang ilaw mo at saka yung pangalawang ilaw at saka yung left and right na ilaw? Kasi iniisip ko, eh baka naman na talo ka sa production cost dahil meron kang energy cost. Actually, talaga hindi naman masyado kumita kasi nga dahil dun sa costing. Ang ginagamit namin LED bulb is 9 watts. So, ang distance is 2 meters by 2 meters. Tapos yung height, siguro mga nasa above 5 feet. Anong kuhang ka? Warm white o yung talagang puti lang? Yung parang dilaw ba na warm white o yung parang parehong puti pwede lang? Pwede lang. May pwedeng ano, warm white at saka daylight pareho pwede. Nakita ko po doon sa picture eh, ano eh, nakapatong doon sa mga poste-poste mismo yung ilaw, kaya parang ang ganda tignan. Opo, ma'am, pagka sa gabi, pag inilawan mo, siyempre parang ano, madilim ang gabi, so tapos sinindihan mo, napakaliwanag nung taniman. Saan yung lugar ng dragon fruit, tsaka ilang hektarya yan? Sa San Jacinto po kami. Sa Pangasinan. Actually, nabisita na rin kami ni ano, Sir Art Veneracion. Okay. Nag-conduct 2 years ago ng seminar dito sa Pangasinan. Ah, okay. Para sa rabbit. So, ilang hektarya yung dragon fruit mo? Yung tinaniman namin siguro nasa mga 3 hectares. Oh, malaki 3 po. 3 hectares? Oo, maluwang. Oo. Alam mo, Teddy, bigyan kita ng idea para makatipid ka dyan, makatipid ka sa kuryente, no? Okay. Dahil may ilaw sa gabi,
Pwede bang yung kahit sa hektarya, tatayuan ko ng beer house para magandang ambiance? Oo, oh, babayad ako sa'yo. Babayad ako sa'yo sa pwesto, pwede? No, pwede, joke pwede. Happy tayo sa kikitain. Ah, okay. Kidding aside, Teddy, anong variety? Alam ko maraming variety yan. Merong kulamang. Anong variety yung dragon fruit mo? Ang tanim namin 90% ng variety namin is yung red Moroccan yung sa amin. Top 10% yung Vietnam White. Bakit mas marami po yung ano red Moroccan kaysa dun sa Vietnam White? Ano po pinagkaiba? Kasi yung red mas ano mas in demand sa market kasi ang red mas matamis kaysa sa white. Pero ang dragon fruit kahit na red yan, iba't ibang variety, hindi pare-parehong taste. May mga red variety na matabang, maasim-asim, pero yung variety namin came from Ilocos region. So, matamis talaga siya. Opo. Sir, ano bang family ng fruits itong or plant itong dragon fruit? Parang kasi nadidinig ko, cactus ito. Tama ba? Yes, family siya ng cactus. Oh, tapos nagbe-bear ng fruit itong cactus na ito. Yes, ma'am. Eh di hindi po masyadong kailangan ng tubig dito. Sa starting kung bagong tanim, medyo siguro every 2 days, pero once na matured na siya, kahit na once a week lang. Oh. May, 'di ba po sabi niyo kanina may ilaw tapos may spacing? Yes. Yung spacing na yun, hindi naman po yun para lang doon sa ilaw, pero para din po ito doon sa mga tanim natin. Ano po yung tamang spacing sa mga dragon fruit? Bali, ang spacing, ang practice natin, karamihan mga dragon fruit growers is 2 meters by 2 meters. Pero later on, medyo dahil nga doon sa parang true experience, yung iba, nagpra-practice ng 2.5 o 3x3 para yung spacing sa gitna pagka matured na yung dragon fruit mas convenient makakadaan yung mga workers natin sa farm. Siguro ganito na lang, Amy. Yes, Teddy, pwede bang i-discuss mo land preparation, cuttings, alam ko gano'ng kalalim. Makipaliwanag mo muna para ma-orient kami ano ba yung dragon fruit na yan. Sige po, Doc. Ang land preparation naman is regular yung clearing, no? Clearing ng site. Tapos, gagawa ka muna. Kung medyo may budget ka, gagawa ka ng concrete post. Kadalasan dyan is 4x4x7 feet. So, ang nakalitaw is 5 feet. 2 to 2.5 yung nakabaon. Then, ang workers natin, maghuhukay depende na sa distancing ng gusto ng may-ari. Tapos yung ano, kung medyo low budget, pwede naman yung ginagamit nila yung poste na yung puno ng kakawate. Pwede rin. Kaya lang hindi siya tatagal kasi dahil sa dun sa pagdidilig, ulan-araw, baka mga 2 years lang magpo-collapse na. Once na nag-mature yung dragon fruit na fruiting, medyo mabigat na rin siya, baka mas matutumba na. Kaya mas advisable yung gumamit ng concrete post talaga para durable siya pang long term. Kasi ang dragon fruit, ang sabi nga nila, mabubuhay siya up to 30 to 40 years. Ganun katagal. Sa isang tanim po yun? Tama po ba, Sir Teddy? Opo. Parang ano lang, one time planting, mapakinabangan mo ng 30 years. Sir, tama ba ako? Bago lang itong dragon fruit sa atin, mga year 2000 dumating? Himula ang pagtatanim? Ang dragon fruit yat, sa pagkaalam ko, ma'am, ang dragon fruit, mga early 2000, nag-start sa Ilocos region. Kaya ang tawag natin sa Ilocos region, dragon fruit capital of the Philippines. Sila yung medyo marami talaga taniman. Pero ngayon, oh, nag-spread na sa nationwide na. Humahabol na rin yung pismin. Sa Southern Luzon, marami na rin. Opo. Alam mo, Amy, nang pumunta mo sa Claveria, actually, mas mataas yun ang north part, kaya lang kasabihan Aparino.
dumaan ako dyan sa Ilocos. Number one, nakakagulat. Pagpunta mo dyan sa bandang Ilocos at nagbukas ka ng radyo, wala na yung Tagalog o Pilipinong salita. Nasasagap mo na yung Chinese. Number two, pagkatapos, ang daming dragon fruit talaga dyan. Tsaka mura ang dragon fruit dyan. Dyan talaga nagsimula. Tama ba, Teddy? Oo. Tama po, Doc. Doc, hindi Chinese yung narinig mo, Ilocano yun. Kasi parang ha? Chinese din yung Dora, pero Ilocano ang tawag doon. Hindi, Chinese talaga eh. Oh, malapit na Chinese. Sa Taiwan eh. yung pero, ano, yung dragon fruits ba, ano? Kamusta ang marketing? Walang problema ba? Marketing dito sa atin sa Pangasinan, hindi pa masyadong problema yung marketing kasi medyo konti lang yung growers natin dito. Sa Ilocos, ang market ng Manila, Metro Manila karamihan. Kasi medyo yun nga, kilala na sila. Sa Pangasinan, medyo within province lang ang market karamihan ng mga growers. Meron din, nagpapadala rin kami sa Metro Manila. May mga reseller tayo dyan sa Manila. Pero karamihan naman na mga galing sa nitong pandemic, medyo apektado yung market kaya medyo within Pangasinan lang. Pero before, ang mga customer namin, yung mga galing sa Metro Manila, marami din. Dahil nga, medyo malapit kami sa Manawag Church. So yung mga nagsisimba sa Manawag, dumadan, alam na nila, pumupunta para bumili ng mga dragon food. Parang true word of mouth kasi yung mga nasarapan dun sa taste namin, yun tinuturo na. Diretso galit sa simbahan, eh, dadaan sa amin bago muli. Opo. Pwede bang gawin ko na lang, Teddy, pamakunahan nila ako. Dadaan mo na ako sa iyo, tsaka lang ako magsisimba sa Manawag. Pwede ba yun? Pwede din po, Doc. pwede. Bali, adjacent. Okay. Katabi lang namin yung Manawag. Okay. Kaya malapit ka sa blessing ng Panginoon. Kaya maganda yung inyong dragon fruit farm. Alam mo, plano ko nung magtanim, ano? May babuyan ako, yung space between the building ay 8 meters. Sabi nila kinakailangan direct sunlight, number one. At saka kinakailangan mag-weeding ka para hindi kakalatan ako. At saka may napuntahan ako na naghinto siya ng dragon fruit dahil may fungus daw, pwede bang pakipaliwanag mo yun? Actually, Dr. Rossi, ang problema ngayon ng mga dragon fruit growers is talaga ngayon kumalat yung tinatawag nila kanker at saka anthracnose na sakit. Pag hindi mo naagapan, talaga wipe out yung plantasyon mo o kaya taniman. So, kailangan maagapan ka agad. Kasi yung iba, parang nakita, di nila alam na medyo mabilis ang pag-spread ng sakit na yan, pinapabayaan nila. So, talaga maubos yung investment mo. Kami, yun nga, buwanan, meron kaming maintenance para hindi rin mawawala. Once na meron, makokontrol lang natin pero hindi siya mawawala talaga. Yun ang problema sa dragon fruit ngayon. Teddy, ano yan? Fungus, bacterial, o viral, o insekto? Ano yan? Ano yung sinasabi mo ngayon? Hindi rin namin din alam kung, kasi yung iba, yung ibang kausap ko sabi, fungus. Yung iba naman dahil dun sa bad bacterias. Kaya actually last week, nag-video conference kami ng DA. Yun ang sinasuggest ko sa mga taga-DA. Sana mag-create sila ng isang attach agency o kaya isang task force na tumutok dito sa problema ng mga dragon fruit growers. Kasi kausap namin din yung mga counterpart dyan sa Ilocos region. Yun din, actually Ilocos region, yan ang malaking problema ngayon, yung mga sakit sa dragon fruit. Kaya bumagsak yung production nila this year. Kaya humingi kami ng tulong sa kanila na sana meron tayo katulad sa Vietnam. May mga agency talaga na inaalam yung problema ng dragon fruit growers. Then hinahanapan nila ng solution o cure na pwede natin i-control.
Pero yun na nga, medyo mabagal kasi dito sa atin. Nagbigay tayo ng inputs, di natin alam kung kailan sila makatulong talaga sa mga farmers. Kaya sa ngayon is kanyang-kanyang experiment kung anong gamot na gagamitin. Kung organic, anong gamot na ginagamit mo? Mahirapan. Pwede, anong gamot ang ginagamit mo? Tsaka ini-spray mo? How open mo ini-spray? Spray ba yan? O sa lupa? O paano? Sa ngayon, dahil off-season, lang kami gumagamit ng fungicide. Fungicide. Tapos, meron kaming ginagamit na combination ng liquid soap at saka sun rocks para dun sa soil. Pero once na fruiting season, stop na kami sa mga chemicals. Oo, tama. Dapat wala tayo ng chemical residue. Natin, ayaw naman natin yung kinoconsume ng buyers natin o customer, puro pesticide o fungicide. Tama yun. Maging makwan din tayo. Hindi lang yung product natin, safe sa public. Tama yan. Manong Teddy, yung lights kaya hindi makaka-attract sa mga flies yun or mga insect or okay lang? Fruits. Yung sa light? Sa gabi? Yeah. Yes po. Napansin namin, pag kasi hindi namin ilaw, wala naman insekto na lumalapit. Ah, okay. Kasi LED siya, hindi siya mainit eh. Kasi ang alam ko, yung mga regular bulb natin nung araw, yun ang medyo pinupuntahan kasi dahil mainit. Ah, okay. So, ang alam ko din isa, yung mga kulay dilaw, yan ang pang-attract ng insects. Ah. Oo. So, yung ginagamit niyo po yung white na ano lang? Hindi, white din, combination, may white, may tinatagot yung parang dilaw, no? Yellow. Oo. Importante din, importante lang doon is yung wattage. Yung 9 watts po is parang yun yung pinaka-ideal na number ng watts para po dito sa yung ang ginagamit karamihan diyan is from 7 to 11 watts. Pero kami doon kami sa gitna, 9 watts. Anong oras ka nagbubukas ng ilaw? Anong oras ka nagbubukas at anong oras ka nagpapatay? Actually, nung ano, inumpisan namin itong lighting system, medyo pumalpak kami yung first season. Kasi dahil akala namin is, pag basta iilawan mo lang, pwede na. So, hindi pala. Later on, nalaman namin na meron palang oras. Kasi dati, once na dumilim, inoon na namin yung pailaw. Kaso, hindi siya, wala siyang masyadong bunga. Meron pa konti-konti. So, second season, napakalaman namin na dapat pala iniilawan dyan is from 9:30 up ng gabi. So, kami, sa ngayon, ang practice namin, 9:30 to 12:30, 4 hours. Nang madaling araw? Yes po, Doc. Parang Teddy, yung ano pala? Hindi ba pwedeng ispray yan ng ano, calcium nitrate para at least eh, kagaya ng mangga, di ba? Nag-spray sila ng calcium nitrate para magbulak-bulak. Ito, hindi ba kailangan na mag-spray ng mga calcium nitrate o potassium nitrate? Once na season niya talaga, magbubunga at magbubunga talaga siya. Kaya lang kung gusto mo dumami, gumagamit kami ng ano ng tawag dito. Ang ginagamit kasi namin yung sa ngayon na is CHC, yung farmer's friend, gawa ng Japanese technology. Tapos nagdadagdag kami ng yung abono na may boron. May halong boron para mas makapit yung bulaklak, hindi siya malalaglag yung flower. Kasi once na, ang kalaban talaga namin dyan pagka fruiting season, yung pagbulaklak, is yung ulan. Kasi pag naulanan, wala na, hindi na siya mabuo. Ang pagkaiba ng dragon fruit is, isang gabi lang siya mamulaklak, overnight lang siya eh. Hindi katulad sa mangga,
kahit na maulan, eh tuloy-tuloy yung pagbubulaklak. Ang dragon fruit, once na bumuka ang bulaklak ngayon at naulanan, wala na. Hindi na siya mabubo. Magantay ka na naman next batch. Hindi ba pwede malutan ito? Pagka mulan, stage na flowering stage? Pwede lagyan ng plastic cup. Pero yeah, kung magastos na. At saka labor intensive. Kasi sa isang hektarya, sabi mo isang poste kung 10 yan. Sa isang hektarya kung 1.5 ang poste mo. Diba? Ganong karaming plastic cup yung gagamitin mo. Magastos. At saka magrabago. Kasi kung isa-isa mo lalagyan yung ng plastic cup, Teddy, bumili lang tayo ng payong. Payong sa Batangas. O sa Mumbai. O. Yung gagamitin mo lang, pwede ba yun? Sa ibang bansa, Doc, ang ano kasi, sa ibang bansa, greenhouse sila. Yun. Ang problema kasi tayo naman, hindi tayo makapag ano masyado sa greenhouse dahil ang mahal ng mga materials natin sa Pilipinas. Yung inputs, farm inputs natin, talo tayo eh. Wala tayong subsidy galing sa government katulad sa ibang bansa. Okay, nabanggit mo yung farm inputs sa Teddy. Siyempre, may gastos ka eh. Tsaka mga decide ka, tsaka labor. I-compare mo naman, magkano ba ang dragon fruit? Magkano ang halaga per kilo niya? Bali ang farm gate price namin is ang range is 80 to 100 pesos per kilo. Hindi na kami bumababa sa 80, pero sa ibang area medyo bumabagsak hanggang 50 yata. Ilang dragon fruit naman sa isang kilo? At saka ilan ang binubulak, ilan ang naha-harvest sa buong season ng isang puno ng dragon fruit? Yung sa harvest, depende. Lahat na yata ng farm o fruit-bearing trees, depende sa nag-aalaga. So, di ba, yung kung gusto mo maraming bunga, pakainin mo ng maayos na abono o yung mga fertilizer. So, depende yan sa nagmamanage ng farm. Pero, medyo para sa safe estimate, siguro mga 10 to 15 kilos per post per season. Kasi yung iba, exaggerated masyado. Yung mga gusto lang kumita ng pang makabenta ng pananim, sasabihin nila, ganitong kikitain mo, milyones. Pero, actually, hindi naman totoo. kung milyones yan, baka lahat nag-shift na sa tanim ng dragon fruit. parang marketing strategy ng iba, kinukonvince yung iba magtanim dahil kikitain nga daw ganito ganyan. Kaso karamihan nung nagtanim, nadismaya sila kasi hindi naman nangyayari. Sir Teddy, tatanungin ko po kayo, ilang taon na po kayo nagtatanim ng dragon fruit? Kami, 5 years na, more than 5 years. More than 5 years? Okay. Doon po sa 5 years, nakakabawi naman po kayo doon sa investment? Sa farm ko, hindi, ano tawag dito? Hindi ko kinikwenta masyado. Kasi yung kinikita ko sa dragon fruit, in-expand ko doon sa ibang tanim. So hindi ako masyadong ano kasi yung farm ko naman hindi talaga tawag dito, parang hindi ko priority kumita talaga ng malaki. Parang ano, actually yung farm ko naman hindi ko naman talaga gusto ganitong kalaki. Nag-start kami sana magkaroon ng isang maliit na farm for retirement sana after 2 years. Kaso na-convince ako ni Ma'am Dakoy ko yung tinatawag natin na Dragon Fruit Queen of the North, no? Sa Ilocos. Naparami yung tanim. Pero ngayon, nagtanim naman kami ng iba-ibang fruit trees na. So, hindi talaga ako masyadong katulad yung ibang farm siguro na ina-account talaga, may accounting. Kami parang ano lang, sige lang, yung kinita, expand lang kung ano ginagawa. Kaya nga meron kami rabbit,
Meron kami ostrich. Kung ano na nung ibang tanim na. Opo. Pero sir, bago sa Dragon Fruit po, ma'am, siguro, masasabi ko, yung gastos naman sa Dragon Fruit, nabawi na. Diba? Oh. Saka sir, tatagal yan ng 30 to 40 years, di ba? Sabi mo. Tuloy-tuloy yung pag- Sendo, kumita ka lang ng kwente mo nga, Sendo, engineer. Engineer, bawasin si engineer sa kwente. Huwag lagi mo na lang kumita ng 10,000 a year. E 30 years. Oh, kwentahin mo na lang yun, di ba? Oo nga, kasi yung sa semento pa lang na investment nyo na 1,500, eh pang matagalan na ito, parang aabot na ng 30 years. Maintenance lang. Ang ano lang diyan, ang pinag sa loob ng 5 years namin operation, ang nakikita ko medyo ang risk natin dito is yung sakit ng tanim. Yes. Oh. Kaya kailangan talaga kasi ang ginagawa namin after harvest season, yung talaga regular season, nagpruning na kami. Lahat ng medyo may sakit talaga kinakat namin tapos tinatapon na lang. So ang wag lang yung ano pag medyo hindi mo na asikaso yung Dragon Fruit Farm. Pag tinamaan yung sakit tingin ko doon medyo talaga malulugi ka. Kasi mabilis siya kumalat eh lalo na sa rainy season. Kaya tingin ko sa bacteria yata ang problema kasi pag ang bacteria yata 'di ba pag nabasa mabilis siya mag-multiply. Opo. Sir, bago tayo mag-break, ang tatanong ko sa'yo eh, ano ba yung mga health benefits nitong dragon fruit? Yan. Okay. Pag-usapan po natin yan sa ating pagbabalik. Ito po ang mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo. Nagbabalik po, mag-agree na tayo. Sir Teddy, iniwan ko po yung tanong, ano yung mga benepisyo na makukuha natin dito sa pagkain po ng dragon fruit? Ang dragon fruit, ito ay kinoconsider natin na superfood. No? Okay. Kategorya siya ng grapes, avocado, guyabano. No? So, napakaganda ng health benefits. Kaya dito kami na inganyo na pumasok magtanim. So, ito yung tinatawag nila superfood. Halos siguro lahat ng sakit, medyo nakakatulong siya. So, yung mga diabetic, mga hypertension, pati yung mga marami siyang antioxidant eh. So, nakakatulong siya sa mga cancer early stages. Yung mga pampabata, pampaganda, o ganyan, weight loss, marami siyang health benefits. So, kung banggitin ko eh, baka abot tayo ng 50. Pero yun ang gusto namin sana na i-promote natin sa ating bansa na ang mga consumer sana mas regular kumain sila ng dragon food dahil hindi lang dahil gusto mong kumain, kundi yung makukuha mong health benefits na napakaganda. Oo. Tama. Pero alam mo, Amy, Sendo, at alam na naman ni Teddy to, may kwento ko lang. Dumalaw ako sa isang kaibigan ko na may sakit na hospital. Siyempre, diba, yes. Nagdadala tayo saging, pineapple, nagdala ako ng dragon fruit. Abay, kinahaponan o kinagabihan, muntik nang atakihin sa puso. Alam mo kung bakit? Dumumi siya ng... Pula. Ano yung kulay ng dragon fruit? Yung din ang nilabas niya at saka yung ihi. Tama ba yun, Teddy? Natakot. Opo, Dok. Sa mga first-timer na kumain, ang dragon fruit kasi, pera lang kung yung Vietnam white yung kinain mo. No? Pero pagka itong red variety kinain mo, pag nagbawas ka, yun nga, may kasama siyang pula ang kulay. So, yun. Natakot. Mag-urine ka. Ang liquid ng urine natin, medyo pink ang kulay, reddish ang kulay. Ang paliwanag dito, kasi ang dragon fruit, yun nga,
parang pang-cleansing natin. Pero once na continuous mo naman kumain, nawawala na yan. Parang nilalabas niya lang yung mga toxic natin sa katawan. Opo. Yun. Pili ko si Sir Teddy Health. Kaya totoo pala. Oo, kaya Amy, totoo pala yun. Kaya lang, ang kaba nung kaibigan ko dahil dumumi siya ng kulay-kulay. Lalo na admit siya doon sa ospital eh. Oo. Ganon din kami, Dok, nung first time kumain kami. Medyo nagulat ka, medyo sinesekreto pa. Ayaw mo sabihin, baka sabihin sa'yo, anong sakit mo. Pero normal po pala yon pagka first normal time. Normal po yun, ma'am. Sa ating mga manonood, huwag po kayong matatakot. Oo. Ang handami pala niyan, akala ko parang pa lang yan, ordinaryong prutas. Yung pala sa sinasabi mo, ang dami palang benefit ng dragon fruit. Hmm. Yes, Doc. Sir Teddy, meron na ba tayong byproducts sa itong mga dragon fruits? Meron na ba tayong iba-ibang produktong ginagawa? Yung sa amin, sa farm namin, may mga processed product kami gaya ng ice cream, dragon fruit jam, dragon fruit vinegar, dragon fruit wine. Sa Ilocos region, gumagawa din sila ng dragon fruit sabon, Shanghai roll, mga cookies, hinahaluan nila. Kain. Kasi yung Shanghai roll natin, yung 'di ba karamihan ng ang lumpia natin, ang palaman natin is meron siyang meat and veggies, no? Yung mga carrots. So ang ginagawa, ang bulaklak ng dragon fruit, yun ang sinasubstitute nila dun sa meat. Okay. Para ginagawa nila extender. Opo, ganun. Kaya para pati yung flower ng dragon fruit na kinabangan. Mm. Yung iba naman, ang flower, yung flower pinapatuyo, ginagawang dragon fruit tea. Oh. Uy, tsaa po, tsaa. Okay ah. Kasi ano dahil sa ganda ng health benefits, talaga pati yung bulaklak, actually, ang nagkwento sa akin, isang director ng GMA. Ako. No? Yun nga, dahil kapag nag-shooting sila, meron mga sample na dragon fruit tea after shooting, nag-uunahan sila hingin yung sample ng tea, yung mga artista. Kasi maganda daw ang naging result, ang pakiramdam nila, maganda daw dun sa pag nagkukuyat sila, pag uminom sila ng tea, parang na-energize sila. Ayun. Parang gusto ko tuloy makatikim yan. Ano, Teddy? Ano pala? Kasi yung mga tea na alam ko, galing sa mga dahon, di ba? Yun ang ginagawang tea. Ito ba mismo yung dragon fruits ang gagawin mong tea or yung ano niya, yung mga yung leaves niya parang cactus naman eh. Paano ba ito? Yung flower po. Pong. Ay, yung flower. Kasi ang ano, dragon fruit, pagka bumuka yung bulaklak niya, ngayong gabi, mga 10, 11:30, open na siyang buo. Kinabukasan, pagka nasinagan ng araw, ano na, yuyukul na siya. So, nagpo-fork na siya. After 2 to 3 days, kailan tanggalin na namin. Kung hindi, pupuntahan siya ng malanggam. So, masisira yung bunga. So, yung kung hindi ka pa nag-process, tinatapon natin o ginagawang abono yung mga bulaklak. So, para magamit mo, para hindi masayang, so, dinadry yun. Tapos ginagawang tsaa. Oh. Oh, maganda yan. At least yung ano niya, hindi yung fruits mismo eh. May ano ka pa, yung flower pala ito, no? At least makakatulong sa additional income. Hindi pa natin na-utilize ngayon is yung balat mismo ng dragon fruit. Oo. May nabasa ako sa American Medical Journal na ang... Meron ba? Meron ba bang ginagawa sa ibang bansa, Teddy? Yung balat ng dragon fruit? May research po, may study na ang balat ng dragon fruit
pagka kinonsume mo, nakaka-cure siya ng 60% ng cancer cell natin. Oh. Upoy. So, cancer na to. Ganda. Ito hindi pa natin na gagamit sa ngayon, pero pwede. Oh, napakadaming benepisyo na itong dragon fruits pagdating sa kalusugan. Parang sir, yung 30 to 40 years mo maduduktungan yung buhay mo. Ito mo Kasi... Kaya mamene kami bang pamilya, pagka talaga, fruiting season, every meal talaga meron kami dragon fruit. Oh, diba? Kaya alam mo na talaga, lahat ng Pinsino sana kumain. Sa part 2 natin sasama ba kayo sa dragon fruits ni... Paano? Oh! Parang opo! Sige, Paul! Wala ko dyan! Tama po ako! Dok Sosie, daanan mo na lang ako ha. Bulacan ka lang. Pwede. Santa Rosa. Pwede. On the way pwede. Lang ako. Sige. At timbre mo lang nga, Sendo. Hindi, babalik ako, no? Babalik ako kay Teddy. Alam nyo, ang palagay ko, yung pamilya ng habang buhay. Alam mo yung cost. Tapos sinasabi yung rabbit na meron ka din, ginagamit ng mga cancer patients. Pagkatapos ito yung dragon fruit na nakita ko ngayon na sinasabi mo na maganda rin. Opo. Ostrich, tapos rabbit, dragon fruit, talagang panlaban yan sa cancer eh. Oo. Sir Teddy, pinag-isipan mo ba yon? Parang magkakaduktong yung ano mo eh, yung mga alaga mo sa katanim mo. hindi naman pinag-isipan. Parang pinag-aralan ko rin kung ano yung mga healthy sa atin. Kasi sa ngayon, di ba, yung mga produkto natin sa agri sector medyo yung iba kasi 'di ba ang habol talaga yung profit. Wala na silang pakialam doon sa consumer eh. So sa ibang bansa kasi ang practice baliktad eh. Inuuna nila yung benefit makukuha ng consumer kaysa yung kumita. So yun ang dapat sana yung practice natin sa Pilipinas na rin. Hindi lang para kumita kundi dapat isipin yung benefits, yung health ng mga bumibili. Lalo na kinukonsume kasi natin yan eh. Yes. So, napaka-importante dapat mga healthy ang mapoproduce natin mga farm products. Opo, tama kayo doon. Sir, itong mga byproducts natin na to, saan po natin ito ibinibenta? Sa farm lang namin din. Yung mga visitor, yung iba umorder ng per box, so binibenta din nila sa Metro Manila. Parang nag-reseller na sila. Ganun. Katulad ang wine, last December, sold out kami. Kasi yung mga pang-giveaways nila, yung iba nagpapasadya na medyo maliit na bottle, yung 375 lang. So gumagawa kami para sa mga corporate na giveaways. Pero curious ako, kasi wine no, meron tayong mga wine na gawa sa ano, sa rice wine, meron tayong gawa sa nyog, yan yung mga tuba. Itong dragon fruit, ano po pinakaiba ng lasa na to? Actually, gumagawa kami ng wine pero ako hindi ako mas umiinom ng wine. Pero pinatikim ko na kay Congressman Estrella. Nung bumisita sila kasama yung Malaysian, no? Natikman nila. Nahiya nga ako patikim dahil sabi ko, Kong, nakakaya naman patikim sa'yo kasi sanay ka sa mga mamahalin alat. pero okay, maganda lang feedback niya. Sabi niya, masarap ito. At saka bumili siya ng 3 bote at inuwi niya. Kasi may grape wine, tapos ito ay dragon fruit wine. Parang curious eh. Yes, Ma'am Emmy, lahat ng fruits natin pwedeng gawin wine talaga. Banana wine, mango wine, lahat. Actually, pati 'di ba yung mga bulaklak nga ginagawang wine na eh. Opo, meron na rin mga flower. Rose wine, ganyan. Balik lang ako sa iyo, Teddy, no? Alam ko kinakailangan may sikat ng araw. Hindi po pwedeng walang araw. Pwede ba yung paliwanag mo, environmental requirements ng dragon fruit? Ang dragon fruit kasi, yun nga, cactus, family siya ng cactus, no? So, kapag ang tanim,
tanim natin doon sa farm, masyadong maraming puno o shading area, hindi siya masyadong nagbubulaklak o nagbubunga. Kasi kailangan niya pagka-season niya at least 8 to 10 hours direct sunlight. So kailangan talaga nasa open field siya. Wala siya masyadong katabi mga puno, ganyan. Kasi pag marami nagtatanong sa akin, bakit daw yung tanim nila doon sa bahay nila 4 years, 5 years na hindi pa nagbubunga. Eh ang tanong ko naman eh, saan nyo ba pinosisyon? Eh sa ilalim po ng puno, sa ilalim ng canopy ng bahay natin. Sabi ko, eh hindi, ilipat nyo para magbunga kasi pag hindi siya nasisinagan ng araw, talaga hindi siya magbubunga kahit na 20 years pa yan tanim nyo. So kailangan niya talaga ng sunlight ang area, kailangan open. Kaya pala, Teddy, yung isang general na kilala ko, nilagay niya sa baba ng puno ng mangga. Eh, walang nangyari eh. Nakita ko palagi eh. Nandun yung dragon fruits pero walang bunga. Yes, Tom. Ano, gagapang lang siya dun sa puno ng mangga. Hahaba siya. Pero yun nga, hindi siya mag-produce ng bunga. Sir Teddy, meron ba mga pa-seminar para dito sa pagtatanim ng dragon fruit? Seminar, dati may mga nagkakandak ng seminar sa Metro Manila area. Sa probinsya, wala yata. Pero kami, once na yung mga visitor, yung prospect na dragon fruit growers, bumili sa amin ng pananim, ano, tinuturo naman namin lahat sa kanila kung paano ang from land preparation hanggang dun sa harvest season plus yung parang kung masasasakyan after sale. Kung may tanong ka, chat mo lang. Ganyan. Sasagutin namin hanggat kaya ng meet. Yun. Yun ang kailangan. Willing. Hindi, pero may salita kasi si Teddy na yung bumibili sa kanya. Eh tayong tatlo, Amy, Chesnendo, babalik tayo. Pwede ba tuturuan mo rin kami ng gusto, ha? Para maibahagi namin sa mga viewers natin. No problem po, Doc. Eh, ang sa akin naman, abot ng aking makakaya naman ng kaalaman, eh, sineshare natin. Okay. Hindi naman, wala naman secret-secret yan. Yun! Sir, may tanong ako ito eh, para sa ating mga kasamahang gustong magsimula, no? Saan po nakakabili ng mga cutting? Saka magkano po yung investment para dito? Ang ma-advise ko lang dun sa mga future dragon fruit growers, para makasiguro sila makakuha ng quality na pananim, dapat puntahan nila yung nagbebenta sa kanilang pananim at tikman nila yung produkto muna. Kasi hindi lahat ng dragon fruit pare-pareho ang lasa. So, kaya yung iba, nagbebenta ng pananim ng murang-mura at saka yung reasonable price. So, kasi magsisisi sila kung sa presyo lang sila tumitingin, nakamura nga sila pero after nag-fruiting, di pala masarap, mahirapan mo i-market kasi nga di masarap. So, di bali na yung medyo may kamahalan konti, natikman mo na yung prutas na pagbibilan mong dragon fruit farm, mas sigurado. Mahirap yung online eh. Kasi maraming scam sa online. Mabuti na, pasyalan mo yung farm, kausapin nyo yung katulad namin. Makausap nyo kami, bibigyan kayo ng idea. Hindi kasi kami na kinukonvince na bumili ka agad. Tikman mo muna, puntahan mo yung ibang farm din, tsaka ka mag-desisyon. Para, siyempre, kung negosyante ako, di, hindi na kita pakakawalan, di ba? Pero kami, sige, umikot ka muna. Tikman mo muna yung ibang farm. Ngayon, kung mas mura sila, doon kayo bumili. Kasi choice niya yan. Walang sapilitan. Pero mostly, yun nga, marami kasi nagbebenta ng pananim. Pagkatapos ng benta, wala na. Pag may problema yung bumili sa kanila, di na nila tinutulungan o sinasagot yung kung ano bang problema. So yung tanim naman, ang binebenta, ang range naman ng cuttings is from 30 to 60 pesos ang price, no? Yung nga, depende sa variety at saka depende sa haba. Kung gusto mong mas mabilis, meron kaming mahaba, mga 1 meter, 100 pesos.
So 100 pesos 1 meter. Tapos ilang months po ba ang hihintayin after ng cuttings bago mamunga ito? Ayan eh, depende yan sa kwan, sa kung kailan mo tinanim. So kung gusto mo sigurado magbunga yan, so ang season kasi diyan is June, no? So maganda siguro magtanim ka June, July. June, July. Para next season 100% magbubunga. At saka advice namin, June, July, kasi dito sa Pangasinan area natin, June, medyo umpisa na yung rain season. So, makamenos ka dun sa trabaho sa pagdidilig na. Opo. Ay, Sir Teddy, kanina nabanggit mo yung mga flower eh tinatanggal niya mano-mano. So, sa manpower, gano'ng kahirap po ito? Yung pag-aalaga sa dragon fruit? Hindi naman siya masyadong ang labor intensive ang dragon fruit. Yun lang, medyo siyempre, kung gusto mo maganda yung farm mo, ma-maintain mo yung kalinisan kasi depende nga sa farm. Kung gusto mo malinis, medyo magdagdag ka naman power na regular na mag-grass cutting, lalo na sa rainy season. So, kami, sa farm namin, nasa 10 personnel kami. Pero ang inaasikaso, lahat-lahat na. Oo nga, sir. 3 hectares, 10 lang kayo? Yes po. Oo. Yung kamatis kahapon, 10 din sila, Doc Sosi. Isang hektarya. Sa trabaho talaga kamatis dahil kukunin mo isa-isa. Ito, pagkuha mo, how often ka kumukuha tsaka paano mo malalaman na hinug na siya o parang pwede ng pitasin, Teddy? Doc, from flowering siya, so average dyan is 28 to 30 days. Pwede mo na harvestin. O kaya kung gusto mo medyo tatagal yung shelf life niya, yung basta once na nagpula na siya, pwede na. Pero kung pang reseller sa mga market o supermarket, ang ginagawa nila, kahit green pa, pinipitas na. Ang problema dyan is, hindi siya masarap. Kasi hilaw pa, pitas na. Kami naman sa farm namin, tinatanggihan namin yung matamis. Hindi matamis. Oo, hindi siya matamis. So kami talaga, parang kumusta medyo hinok sa puno talaga. Kaya masarap ang lasa. Nakita ko yung dragon fruits eh, parang ano siya, di ba? Parang cactus siya, yung family ng cactus. Dapat eh, di ba, yung ganun na kung cactus eh, maski sa desert eh, nabubuhay. Ito ba matakaw talaga sa tubig or hindi naman? Hindi. Kung hindi siya matakaw sa tubig ang dragon fruit. Kaya nga pwedeng ang pagdidilig natin weekly lang, every 7 to 10 days kaya. Hindi katulad ng ibang tanim, di ba, halos every day. Baka summer. Ito, kahit na siguro di ka magdilig ng isang buwan, makasurvive pa rin siya. Ang ayaw lang ng dragon fruit is yung nabababat sa tubig. Kasi yung puno niya, nabubulok siya pagka lagpas ng mga more than 10 days. Yun yung mga Sir, edi yung mga do's and don'ts is wag natin ibabad sa tubig itong mga dragon fruits, no? So, hindi kailangan na irrigated ang yung bukid para dito? Hindi naman kailangan irrigated, basta may water source lang. Kasi kami, wala namang irrigasyon din sa amin, kundi yung pinapump namin yung tubig. Meron kami reservoir, water reservoir na pinapump. Ganun lang. Pero naglalagay kami ng pipeline din para dahil nga 3 hectares, para hindi yung mahirapan yung ng pagdilig. So meron kami mga main pipes tapos doon ipoconnect na lang yung mga hose. Opo. Ibig mo sabihin, Teddy, ibig mo sabihin parang may line ka na parang PE pipe na kulay itim tapos may mga butas-butas na lang para pag binuksan mo, automatic na may makakupan sila, matutubigan, gano'n ba? Initially, yun ang ginagamit namin, yung PE pipe na black, kaya lang hindi siya tumatagal. So ang ginamit namin, ang main pipe, main line namin talaga is GI pipe.
GI 5 tops may interval siya. Every 50 meters, meron kami nakaabang na grip o faucet. Doon i-coconnect yung hose. Sir, sa isang harvest, nakakailan kayo? Average gano? Namin siguro nasa 10 kilos per post. 10 kilos per post? Kasi bawat po, hindi siya pare-pareho eh. Ang lahat naman yata kahit sa mangga, hindi naman pare-pareho. Ang okay, dami. May mga puno na produktibo, meron naman hindi masyado. So yes. Average siguro nasa mga 10 kilos. 10 kilos per puno? Oo. Opo. Eh, ilang puno po ba ang meron sa 3 hektarya? Less than 6,000. 6,000? Sa isang hektarya? Isang hektarya, nasa 2,000 kami. Dahil 2x2. Oh. Malaki din po isang, ang inyong... Isang hektarya ay 2,000 kung 2x2. Yes po. Yes, po, Doc. Okay. Sa 6,000, 60,000. Sa 120 pesos, ang laki nun ah. 7.2 million. Hindi, mali naman. Yung price natin, nasa 80. So, yung mga walk-in, yung mga visitors, yun, medyo nakakabenta kami ng 100. Eh, 100 din na sila tumatawad kasi nga sa retail market, umaabot ng 180 to 200 eh. Opo, mataas ang presyo sa pagkakit saka sa ano, market kaya, eh. Kaya pag yung mga galing Metro Manila, mga galing sa pumasyal sa Manawag Church, 100, ano na, namumurahan na sila eh. Pero yung mga wholesaler namin, yung mga reseller, binibigay namin 80, pagka 200-300 kilos up. Opo. Oh, maganda pa rin yun, 4.8 million. Sa isang season. Kaya po, ano, kaya talagang paikutin hanggang ostrich at rabbit. So, ulitin ko, Teddy, bago tayo magtapos, ulitin ko, pag nagtanim ka, del cutting siya, kailan, pagkatanim na yon, na sinasabi mo, June, July, August ang tanim, kailan ako ha-harvest sa isang taon at saka ganong karami habang tumatagal ba gumaganda ang ani ko? Sa first season, siguro konti lang. Yung tawag namin dyan, hindi muna masabi na parang pang-commercial. Siguro pang patikim o mga share sa mga friends, ganon. Pero kung tutok yung pag-alaga mo, kahit paano, oh, maganda-ganda na rin yung magiging kikitain mo. Kaya nga sabi ko nga, depende yan dun sa farm owner at saka yung tauhan nila kung paano mag-alaga. Kung papabaya, eh walang mangyayari dun sa tanim niyo kahit na 2 taon. So, from planting, within 1 year kasi, 10 months, nagbubunga na siya. 10 months. About 10 months. Ngayon, lahat naman yata ng fruit-bearing trees, yearly, nag-i-increase siya ng output. Sa dragon fruit, di ko lang alam kung ano yung anong year, dahil pang 5 years pa lang kami, kung ilang taon, yun yung pinaka-peak. Peak na output nila. Oo. Ibig sabihin, yung 10 kilos sa yun, may chance pa na tumaas pa yun. Yes, ma'am, kasi yung iba, enganyohin ka, sasabihin eh, one post, average 30 kilos pa nga eh, ang kwentahan nila eh. Kaya yung isang hektarya mo, milyones ang kikitain mo. Opo. Eh, kaya... Actual na, hindi pala nangyayari yun. Ngayon, naisahan ka na. No. Pero may chance. Kasi mga 30 years eh. Parang may chance po talaga na aabot siya ng 30 kilos eh. Palagay ko sa lahat ng crops, kaya itong unang tinanim namin, kasi napakaralan ko, ang dragon fruit, eh, medyo malaking advantage niya nga. Dahil isang taniman, within 1 year, may bunga na siya. Tapos, yung nga, up to 25 to 30 years ang lifespan. Tapos, yung, dahil ang ginawa natin tanim is mga 5 feet tall lang siya. So, kahit na babagyuhin tayo, hindi siya mababali o matutumba katulad ng mga mangga o magpaglasa. Ang problema natin pag malakas ang bagyo.
So ang losses mo medyo minimal lang. Siguro kung talagang yung tinamaan yung bag, kaya yung ano, isa pa pala yung sa pagtatanim ng dragon fruit, dalawang klase ngayon. Yung isa is yung poste. Yung isa naman yung tinatawag natin trellis type, yung parang sampayan, yung by rose. So, yun ang medyo ina-adapt nila, ginagaya sa Taiwan na by rose na. Mas maka-maximize mo yung lupa. Kaya lang, sa Bagyo, medyo pag tinamaan yun, domino yun. Pag natumba isang portion, damay-damay na lahat. Hindi katulad itong poste, parang windbreaker siya. Tumama man yung hangin, parang supply, mahihina na siya. Windbreaker. Oh. Kaya mas advantage itong poste. Teddy, bali, nabanggit mo kung may bagyo. Sige, okay siya. Resistance siya sa hangin. Ano? Pero dapat yung lupa niya, nade-drain din dahil hindi siya po pwedeng tuloy-tuloy ang ulan. Dahil malulusaw. Kaya dapat rolling din ang kanya lupa, tama ba o hindi? Yun ang dapat na hindi ano stagnan yung ano yung tubig doon sa pinaka post yung pinaka ano base niya. Kaya kung ang pinagtaniman mo medyo plain siya, flat siya, dapat gumawa ka ng mga canals. Oo. Pero kung katulad area namin medyo rolling o kaya bulubundukin, wala nang problema. Mababat man, malakas naman ng ulan, within 30-45 minutes, nawawala na yung tubig. Opo. Sir, last na, bago tayo magtapos. Kung ako ay gusto kong magsimula sa isang ektarya, magkano po ang aking magiging kukunan? Kung 1 hectare, kung sabihin natin, kung 1,500 poste sa ano, siguro magastos muna sa 800 to 1,000 per post. Kasama na yung planting materials. 800 pesos to 1,000 pesos. 1,000. Mga ilang poste po? Kung tayo mismo gagawa ng poste at saka meron kang tao, siyempre mas mababa. Opo. Mga ilang poste po ang pwede sa isang ektarya ulit, sir? 2,000? 2,000 kung 2x2. So, kung 1,006 kung 3x3. 1,006 kung 3x3. Times 1,000. Ilan nga ulit yun? Parang 1.6. 1.6 ang... 1.2 to 1.6 ang range na magagastos mo. Oh. Alam mo, Amy, ang nagpapamahal dyan. Hindi naman yung cuttings eh. Ang nagpapamahal dyan, yung mismong poste na simento. Tama ba, Teddy, no? Yung poste, tapos yung labor sa paghukay, pagbaon, kasama na doon yung ngayon, poste. Tanong ko lang, Teddy, mahal dyan yung poste eh. Yung poste, anong taas ng pinaka-poste? Tsaka ilang baka lang gagamitin? Tsaka 10mm ba o 8mm lang gagamitin? Yung ginagamit namin bakal, yung tinatawag natin na 9mm, no? Okay. Bali triangle siya. Triangle, tatlong piraso na vertical tapos plus yung may mga ring din siya, yung ring. Member. Depende yan sa gusto ng may-ari kasi may makita kayong mga dragon fruit farm na medyo matataas ang poste. Pero para sa akin ideal mga 5 feet dahil yung mga Filipino workers natin nasa mga 5 to 5.5 lang eh. So kung ang poste mo 8 feet, medyo matrabaho na. Kung dininisan mo o sisilipin mo kung may sakit yung tanim mo sa ibabaw, gagamit ka pa ng hagdanan. Opo. So masasabi mo, mga 5 feet ang minimum hanggang mga 7 feet, ganyan ano ha? Ilan lang doon sa simentong posting yon? Ganong kalalim na kalubog? At saka anong size ng simento? 4 feet by 4 feet? 4 inches by 4 inches ba yun? Na square? Yes, look, 4 inches by 4 inches. Ngayon, ideal dyan, alam ni Kong Sendo yan, ang ideal na matibay dyan is dapat 1/3. 1/3 ng total height ng poste ang ilubog natin. Oh. Yan talaga safe dyan.
Ang nakabaon. Kung 7 feet, so mga more than 2 feet ang dapat ibaon na. So 1/3 ang nakabaon o ang total. So sa mga kwet, kung 6 feet siya, dapat 2 feet ang ibabaon mo. Minimum 2 feet talaga dapat. Yes. Ngayon, dahil square, kung ako sa'yo gagawa, mahirap maggawa ng padron ng square. Pwede ba bilog? Eh, Doc, mas mahirap gawin nga yung bilog eh. Kasi yung bilog, gagawa ka ng hurmahan, di ba? Yung molde niya, mas mahirap. Oh. Tama ka. Tama ka. Hinuhuli lang kita kung alam mo talaga na hindi pwede bilog. Pero sa totoo lang, pwede rin. Pwede rin. Yung PVC na di 4, yung PVC na di 4, pwede. Nasubukan namin din, Doc, yung PVC pipe, pero hindi siya tatagal. Dahil sa init, ulan. So, kasi, kung, lalo na kung nagtitipid ka, yung PVC pipe, wala kang nilagay ng bakal, napuputol siya within 2 years. Yun ang experience namin. Okay. At saka mas mahal pag PVC pipe. Yung pag gumagawa ka ng square, ano yung mga pagitan niya? Abali yung plywood na plywood ang ginamit. So 2x4 parang mass production. Ano ba, meron kang kahoy na 10 feet ang lapad, di-divide mo ngayon. Parang may divider siya na 4 inches. Tapos isang buhusan na lang. Yes. Tapos kinabukasan, papaklasin mo na. So may mga, kung marami ang tatanimang per hectare, siguro mga 4 or 5 set na hurmahan. Pwede. Nakita mo naman sa mga hardware, nagbebenta sila noong ginagawang sa mga kuana, parang poste na parang meron na naka-ustin bakal para sa barbed wire. Tatagal ba yun? Kung bibili na lang ako sa mga hardware. Pwede rin, no? Pwede, Doc. Yung mga gumagawa ng mga concrete products, pwede yun. Yes, yes, yes. Kailan kami pwedeng pumasyal sa Dragon mo? Pwede. Anytime naman, Doc. Welcome naman kayo anytime. Okay. So, basta, so, siguraduhin natin yung health protocol lang. Walang problema. Importante pa rin po yun. Sir Teddy, maraming salamat po sa pag-share sa amin ng inyong mga kaalaman pagdating po sa Dragon Fruit. Salamat din sa inyo. Thank you. Thank you, Manong Teddy. Salamat, Teddy. Yes. Salamat, Teddy. Okay. Naingganyo na ako magtanim kaso medyo malaki eh. Pero one time lang naman yun, di ba? One time lang naman din po yung sa concrete, yung sa poste. Tuloy-tuloy na yun from 30 years na. Tama ba? Kaya una talaga, malaki gastos. Pero nababawi din naman, katulad no kay Sir Teddy, bawing-bawi naman. At kayang tustusan ang iba pang mga alaga niya sa farm. Yan. Maraming salamat po, Sir Teddy. Sana po ay mas dumami pa ang inyong mga customer at bibisita sa farm yan. Maraming salamat po. Doc Sosi, Casendo, thank you din po. Thank you, Teddy. Sa ating mga kasamahan po na patuloy po na sumasama sa amin dito, maraming salamat po sa pagpangkilig sa aming programa. At magtatapos na nga po kami, ang aming season 1 ay matatapos na. Pero huwag po kayong mag-alala kasi magbabalik po kami. Meron kaming season 2. Kasi Endo and Doc Sosi, no? Ano magiging hindi pa pangalan din natin? Hindi na magiging pangalan? I-reveal natin yan sa mga susunod na panahon. Okay. Surprise muna. Pero abangan niyo po yan sa ating mga manonood. Ito po ang Mag-agree na tayo. Mag-agree na tayo.